isang mapagpalang araw, isang mapagpalang umaga, isang mapagpalang tanghali, isang mapagpalang gabi po sa lahat po ng mga nanonood sa oras na ito. Saan mang dako ng mundo po kayo naroroon, kayo pong lahat ay aking pong binabati ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Shalom sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng mga mananampalataya, sa lahat po ng mga leaders, sa lahat po ng mga naaabot po ng pagbabahagi po ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng social media platform po na ito. So, dadako na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon sa umaga pong ito. At ang ating passage ay mababasa po natin sa John chapter 4, verses 43 to 54. Makipagbuklat po kayo sa akin sa inyong mga Bible sa John chapter 4, verse 43 to 54. Pagkaraan ng dalawang araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Kapernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Kapernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at ang mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak." Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po ng hapon nang siya'y mawalan ng lagnat, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Gagaling ang iyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagkagaling mula sa Judea. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father God. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pagbubulayan, aming pagninilayan sa oras na ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Ikaw ang maitaas, Ikaw ang mapapurihan, O God. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, sa aming pag-aaral, Lord God, ng iyong mga salita. Tamnan mo ang aming puso, tamnan mo ang aming mga isip, O God, ng mga salita na nais mong mapayabong, Panginoon, mapalago, Panginoon, sa aming mga buhay. All this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So, isang mapagpalang araw, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay your next miracle will happen if you believe in His Word. Your next miracle will happen if you believe in His Word. So, yan po yung magiging tema po natin sa ating maikling pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong umagang ito. So, ang atin pong passage ay meron pong 1, 2, 3, 4, apat po na bahagi. Yun po ang ating pagsasaluhan ngayong umaga. So, verses 43 hanggang 45, mababasa natin po doon na that Jesus is proclaiming, He proclaims na hindi siya i-honor, hindi siya kikilalanin sa kanyang sariling bayan. So, yun po yung kanyang proclamation. Yun po ang kanyang pinoproclaim. Kasi maraming tao, nung nabalitaan nilang bumalik si Jesus, ano po ang ginawa ng mga tao? Sila po ay nagsiparito, nagsiparoon. Sila po ay
Madami pong nagpunta. Not because they wanted to see Jesus, but because they wanted to see miracle. Kasi ano po yung ginawa ni Jesus sa Cana? Nabalitaan po ng mga tao that Jesus turned the water into wine. Kung kaya't nais nila ulit maka-witness ng isang miracle. But in the doon sa bandang huli po, makikita po natin sa ating binasa kanina na hindi naman po sila nabigo na maka-witness ng another miracle. At ipinagkaloob ni Jesus yung second miracle sa kanila. At yun nga po yung paggaling ng anak ng nobleman, ng isang mataas na isang lalaking may mataas na katungkulan sa kanilang lugar. But hindi po yun ang ating pag-focusan sa oras na ito. Mamaya, isa-isahin po natin kung ano nga ba yung mga lessons na makikita po natin dito sa passage po na ito. Sa verse 48, mababasa natin doon, 46 to 48, mababasa po natin na nirebuke po ni Jesus. Hindi lamang po yung nobleman ang kanyang nire-rebuke dito. Ano po ba yung sabi sa verse 46 to 48? Sa verse 48 sabi niya, Then said Jesus unto him, except you see signs and wonders, you will not believe. So sinasabi niya doon sa mga lalaki, hanggat hindi ba kayo nakakakita ng miracle, hanggat hindi ba kayo nakakakita ng kababalaghan, hanggat hindi kayo nakaka-witness ng himala, ay hindi kayo naniniwala, hindi kayo sumasampalataya. Karamihan po sa atin ay hindi po basta-basta na nagkakaroon ng pananampalataya hanggat hindi po sila nagkakaroon ng nakaka-witness po ng miracle. At yan po ang nais i-correct po sa atin ng ating Panginoon sa mga oras po na ito. Ang ating faith, pag ang ating batayan, pag ang ating basehan ng ating faith ay sa pamamagitan po ng mga miracles, sa pamamagitan po ng mga himala, that faith is a feeble faith. Mahina, weak, marupok ang ganyang klase at uri ng pananampalataya. Tingnan niyo po yung mga nangyari sa mga Israelita, sa mga taong pinuntahan po ni Jesus. Lahat po sila ay naka-witness ng mga himala, miracles sa buhay. Pero, sino po ang nagpapako sa kanya? Sino po yung mga tumalikod sa kanya? Hindi ba't yung mga taong naka-witness din po ng himala sa kanilang mga buhay sa pamamagitan po ni Jesus? So, nasaan na yung mga pinagaling ni Jesus? Nasaan na yung mga pilay? Nasaan na yung mga bulag na nakakita? Yung mga bingi na nakarinig noong si Jesus ay ipinapako sa cross? Lahat po sila nagtago, lahat po sila natakot, lahat po sila ay nanghina. So, dito, pinapakita pa lamang po ni Jesus, bagamat hindi pa po nangyari yung pagpapapako sa cross sa kanya, in this beginning of his ministry, ipinakita na po niya sa kanila na huwag silang maniwala, huwag silang sumampalataya dahil lamang sa himala, kundi sa pamamagitan ng salita mismo ng ating Panginoon. Makikita natin sa verse 49 hanggang 50 ang nangyari po sa nobleman na ating pinag-aaralan ngayong umaga. Sabi niya, Jesus, halika tayo na sa bahay ko at mamamatay na ang aking anak. In desperation, he was so desperate na maka-experience ng himala sa para sa kagalingan ng kanyang anak. But, gustong itest ni Jesus yung faith ng nobleman na ito. So, hindi gusto ni Jesus na yung faith niya ay manatili lamang dahil sa miracle. So, nauna muna siyang naniwala, nauna muna siyang nanampalataya sa salita ng Panginoong Jesus bago po nangyari ang miracle sa kanyang buhay. Kaya, sabi ni Jesus sa kanya, sa verse 50, Jesus said unto him, go your way, your son lives. At ano po ang naging response po ni nobleman?
And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. So habang pauwi po siya, medyo malayo-layo po yung kanyang nilalakad, medyo malayo-layo po yung kanyang biyahe. Makalipas po ang ilang mga araw bago pa po siya makarating, sinalubong na po siya ng kanyang mga alipin at ibinalita na ang kanyang anak ay gumaling. Tinanong po niya kung kailan po ito nangyari at ibinalita po sa kanya yung oras kung kailan nawala ang lagnat ng kanyang anak, ay siya ring oras kung kailan sinabi ni Jesus sa kanya na umuwi ka na at magaling na ang iyong anak. Ang iyong anak ay mabubuhay. At yun din yung oras kung saan siya ay naniwala sa salita ng ating Panginoon. So, ang command po ng ating Panginoon sa umaga pong ito ay, do not just follow Jesus because of miracles. Believe, follow Him, have faith in Him because of His words. Dahil naniniwala tayo na bawat salita, bawat turo ng ating Panginoong Hesukristo ay katotohanan. At yun po ang ating panghahawakan. Ang bawat pangako ng ating Panginoon ay siyang ating panghahawakan sa ating buhay. Pag sinabi niyang tutulungan ka niya, sasamahan ka niya, gagabayan ka niya, hindi ka niya iiwan, panghawakan mo, kapatid. Anumang sitwasyon na meron ka sa buhay mo, anumang problema, pagsubok, crisis, pandemic ang dumating sa buhay mo, ang pangako ng Panginoon ay sasamahan ka niya, ay hindi ka niya iiwan. So, yan po ang ating panghahawakan, ang salita ng ating Panginoon. Promise po ng ating Panginoon, pag tayo po ay may pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga salita, miracle follows. Susunod po ang miracle sa buhay po natin. Huwag po nating gawin sa ating buhay na saka na lamang tayo mananampalataya, saka na lamang tayo maniniwala sa Diyos, saka na lamang tayo susunod sa Panginoon, saka na lamang tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pagka ginawan niya tayo ng miracle sa buhay po natin. So, hindi ko po sinasabi na mali po yung mga ginagawa po ng ilan. Lord, pagalingin mo na lang ang aking anak, susunod ako sa iyo. Pagalingin mo lamang ang aking tatay, ang aking kuya, ang aking mahal sa buhay. Talagang magkakaroon ako ng matinding faith sa iyo. No. That kind of faith is feeble, sabi po ng salita ng Panginoon. Kaya nga nagagalit si Jesus, kaya nire-rebuke ni Jesus ang mga taga-Jerusalem. Nire-rebuke niya ang mga tao sa nakasama po ng nobleman na iyan. Dahil sila'y nagsiparoon hindi upang makinig sa sasabihin at sa ituturo ng ating Panginoon. But they were there to witness miracle. Nag-aabang sila ng mga gagawin niyang himala upang doon sa pamamagitan ng himala, saka pa lamang sila maniniwala. So, ang mensahe po ng ating Panginoon sa oras na ito, bago ka makaranas, bago ka magkaroon ng himala sa buhay mo, kailangan mo munang maniwala sa salita ng ating Panginoon. Then, miracle follows. Yun po ang lagi po nating tatandaan. So, bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa umagang ito, nais ko muna po kayong ipanalangin sa mga sandaling ito. Together, let's close our eyes. Itaas po natin ang ating mga kamay as we receive the anointing, as we receive the blessings of our Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng Kanyang mga salita ngayong umaga. Lord, we thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita, Lord, na aming napag-aralan sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat, Lord, pinaalala mo sa amin that we follow you not because of miracles, O God. We follow you, Panginoon, not because of the rewards, Panginoon, na makukuha namin. We follow you, Jesus, not because of, Lord, what we can get and what we can see, O God. We follow you because we love you. We follow you, Jesus, because we believe in your word, O God. And this word of Panginoon, ang siyang Lord, magpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Siyang aming panghahawakan, Panginoon. As we believe in your word, O God, miracle will happen, will follow, Panginoon. So, Lord, kung meron man mo po sa amin, Panginoon, meron pang kunting pagdududa, agam-agam, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng
heart of desperation, Panginoon. Katulad ng nobleman na ito, Panginoon. He was so desperate, Panginoon, na makareceive ng miracle. But Lord, itinama mo ang kanyang puso, Panginoon. Sinabi mo sa kanya, O God, that Lord, believe in my word, then you will receive. Lord, sa taong nakikinig, sa taong nananalangin sa oras na ito, Panginoon, nakasama ko, O God. Lord, I pray that your words, Lord God, will be with him, Panginoon, or her, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na panghawakan niya, panampalatayaan niya, Panginoon, ang bawat salita, ang bawat pangako mo, Panginoon, sa kanyang buhay. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ito po ang nais ko pong sabihin po sa inyo. How will you know the Word of God? How will you know yung mga words ni Jesus Christ kung hindi ka magbabasa ng Bible? So, you need to read and read and read the Bible para alam mo kung ano yung mga salita ng Panginoon sa buhay mo. Ano yung mga nais iparating sa iyo ng Panginoon sa bawat umaga. So, I hope na yung message na aking i-deliver sa inyo sa umagang ito, sa oras na ito, ay makatulong para mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. Katulad nga po ng sinabi ko po kahapon, hindi po sapat na ako lamang po ay nagbabahagi nito kung hindi ko po kayo tuturuan na kayo mismo ang magsaliksik, kayo mismo ang makarinig, kayo mismo ang makakita ng bawat salita ng ating Panginoon. That's why I encourage each and every one of you na magbasa po tayo ng Bible. Makipag-communicate po tayo sa ating Panginoon. And in that way, hindi lamang po kayo maniniwala at nananampalataya sa Panginoon just because I'm preaching before you or because I am testifying for Jesus Christ. But you believe, you have faith because you yourselves have heard Him. Narinig nyo mismo ang salita ng ating Panginoon. And mas maganda po yun kasi nagiging personal po yung relationship ninyo sa Panginoon. Hindi lamang nakabase sa naririnig ninyo, sa ikinukwento ko, o sa mga nababasa at napapanood po natin. Mas maganda po na tayo po mismo ang nakaka-experience ng kaluwalhatian, kabutihan ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus Kristo. So that's all for today, and God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Amen.